Umalma naman si Communist Party founder Jose Maria Sison sa paratang ng Pangulo ng mga terorista ang CPP-NPA. Hindi raw pwedeng sisihin ng Pangulo ang mga rebelde sa pagkamatay ng 4 na buwang bata sa isang ambush. Mas marami na raw ang namatay ng mga sibilyan sa mga opensiba at mga bomba na militar. Ang Philippine Army, maraming pinatay. Mga matatanda na walang laban, mga kababaihan. Daan-daan yung ano, pinagpapaslang na ng mga magsasaka. At galibo-libo na yung pinaslang na walang laban na sinabi lang suspityadong ano, drug user. Minalit din ni Sison ang banta ng Pangulo na ipahuhuli ang mga miyembro ng mga legal fronts ng CPP. Sabi ni Sison, lalo magkakagulo kung pati ang mga legal na grupo ay hahabulin ng gobyerno. Isa naman pang bababulin ni Duterte yan, talaga yan. Ha? Tingnan mo, hindi pa ako nag-a-a-a-a-a-a-a-a niya. Pero pwede niya tawagin yung sarili niya ng ganun. Nananakot sa mga nagliligal, talagang gusto niyang mag-revolusyon ang lahat ng tao. Ah, sige. Ah, tumatay siya, mangkulong siya, mag-kidnap siya sa mga nagliligal na demokratikong pwersa. Tingnan natin, hindi man niya abutin yung isang taon at kalahatin sinasabi ng mismong mga militar. Iba sa inyo siguro sa mga NPA, nag-announce ako na ayaw ko na magipag-usap sa kanila. Sa opsyon nila yan, hindi ko naman sila inhamon. Pero kung gusto nila ng gera, pagbigyan ko sila. Wala akong magawa kasi I tried to talk to them na kung pwede sana mag-ariglo tayo. Kasi ito mahabang panahon na for 50 years. Sabi ko, medyo tama na siguro to. Ngayon, kung if you feel like hinto na tayo nitong patayan ng Pilipino, mas lalo ako maligayahan. Pero yung hinihingi nila sa akin are things which I cannot give. Nung mayor ako, makaibigan kami kasi politiko lang ako eh. Ano yung mga mayor, boto lang yan. Walang pakialam yan kung anong mangyari dyan sa taas. Pero ngayong ako na ang presidente, na iba ang istorya.